I just would like to clarify this kasi you keep on saying na maraming mga NPA na talagang extortion ang kinabubuhay, but why not zero in on those who provide them the money? How useful is the anti-terror law? Yun, hindi nyo ba iniisa-isa itong mga kumpanya na nasususpetsahan nyo na nagbibigay ng pera para sa operations nila? At alam nyo po yung pronouncement ng DILG ngayon, lahat ng mga politiko ay kailangang wag papatol sa permit to campaign and permit to win. Tama, so what's your take on that, sir? Yes, tama yun, Direk. In fact, we have a big effort, no? Mm-hmm. Ang ating gobyerno to go after these supporters, no? Mm-hmm. Because we have the anti-terror financing law. Okay. At ito ay ang batas na pwede nating gamitin, mm-hmm, dun sa mga mapatunayan natin na mga kumpanya, mm-hmm, or mga individuals, mm-hmm, or even mga politicians, okay, na nagbibigay ng support sa New People's Army. But in your assessment, natatakot ba sila ngayon? Bumaba ba yung pagbibigay nila or patuloy pa din? Well, dahil sa nakikita nila na kampanya natin laban sa mga armadong grupo, okay, ay medyo bumababa na ang collection nila, okay, no? Or yung extortion nila. Okay. At yung mga kumpanya na rin ay nagiging mas bold ngayon, mm-hmm, na hindi na magbigay yung tinatawag na permit to campaign and, okay, permit to win, okay, ng New People's Army. These are just kumbaga mga gimmick nila ito, mm-hmm, para makalipon ng pera. But hindi naman kailangan ito, eh. Kaya sinasabihan namin yung mga kandidato natin, sa, especially dito sa area namin, mm-hmm, na huwag silang magbigay. Issue One-on-One.